Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Alam nyo ba na may isang barko na lumalayag na walang taong nagmamaneho dito? Ito raw ay may sumpa, malas at may nakatagong kababalaghan. Ano nga ba ang nakakubling misteryo sa barkong Mary Celeste? Pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin dito sa Misteryo. Daan-daang taon na ang nakalipas, hindi pa rin nagkakaroon ng tiyak na konklusyon ang mga nagsiyasat kung saano nga ba ang rason sa misteryo na nangyari kay Mary Celeste. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Ang Amazon na kalaunan ay naging si Mary Celeste ay isang barkong pangkalakalan na ginawa sa Spencer Island, Canada noong 1861. Amazon ang unang pangalan nito. Ang unang dalawang kapitan ng barkong Amazon ay namatay at inuugnay sa kamalasan ng nasabing barko. Nang bilhin ito ni Richard Haynes mula sa dati nitong mga may-ari, pinalitan ito ng pangalang Mary Celeste sa pag-aakalang mawawala rin ang sinasabing sumpa. Ang sumunod na nagmay-ari dito ay sina James Winchester at ang mga kasama niyang investors. At si Mary Celeste ay ginamit upang mangalakal sa Mediterranean. Kaya noong November 5, 1872, ay naglayag na si Mary Celeste galing sa Staten Island, New York, papuntang Genoa, Italy. Sa pamumuno ni Kapitan Benjamin Spooner Briggs, ang barko ay may lulang 1,700 barrels na may lamang denatured alcohol. Ang denatured alcohol ay may mataas na kakayahang lumiyab. Kasama niya sa barko ang kanyang asawang si Sarah Briggs, 2 taong anak na si Sophia Matilda at 7 pinagkakatiwala ang crew ng barko. Ang hindi alam ng lahat ay ang paglayag na ito ang siyang magbubunga ng isang malaking trahedya at issue sa industriya ng paglalayag sa buong mundo. Noong December 4, 1872, isang buwan matapos lisanin ng barkong Mary Celeste ang New York papuntang Italy, ang barkong De Gracia ay naglalayag sa karagatang Atlantic, sa kalagitnaan ng mga isla ng Azores at Portugal. Nang ang kanilang kapitan, si Captain David Reed Morehouse, ay mayroong nakitang isa pang barko na naglalayag sa nasabing parte ng karagatan. Ang ikinagulat ng mga tao sa De Gracia ay papunta rin sa kanilang direksyon ang isa pang barko. Nagbigay ng signal si Captain Morehouse, pero walang rumisponde sa kabilang barko. Nang sipati ni Captain Morehouse ang barko sa kanyang teleskopyo, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Lumipat ang isang crew ni Morehouse upang tiyakin ang kanyang nakita at kinumpirmang walang tao sa loob ng barko. At ito nga ang barkong Mary Celeste. Ang tanging nagbibigay ng direksyon dito ay ang hangin na humahampas sa layag nito. At noong nagbalik siya sa De Gracia, ay ito ang naging report niya kay Captain Morehouse. Walang anumang gamit pang layag ang nandoon. Walang compass, nautical maps, at wala ring lifeboat. Agad na dumako sila sa konklusyong may foul play na nangyari sa barko, ngunit agad itong binaliwala dahil walang bakas ng dugo sa barko. Imposible ring gutom ang ikinamatay ng mga lulan sapagkat maraming supply ng pagkain ang nasa barko noong nakita ito at ni walang bakas na nasunog ito. Napagpasyahan nila Morehouse na dumaong sa Gibraltar para sa salvage law. Sa pagsisiyasat ng Attorney General ng Gibraltar na si Frederick Solly Flood, isinantabi na ang aligasyong may foul play na nangyari sa barko sapagkat lahat ng mga gamit na lula nito ay walang kulang at ang mga armas ni Captain Briggs ay hindi rin nagalaw sa kwarto niya. Narito ang mga hypothesis ni Attorney Flood. Una, ang mga crew ng Mary Celeste ay nalasing dulot ng alkohol na lula ng barko at pinatay ang buong mag-anak na Briggs.
Ngunit itinabi na rin ang rason na ito sapagkat ang red stain na diumano ay nakita sa isang espada ay kalawang lamang at hindi pwedeng mainom ang alcohol sa barko sapagkat nakamamatay ito. Pangalawa, diumano, pinatay nila Morehouse ang mga crew ng Mary Celeste upang makuha ang reward sa pagkakasalba ng barko. Sa katunayan, nakatanggap ang mga crew ng Digracia ng 1/6 ng $46,000 na halaga ng barkong Mary Celeste. Marami pang naging alegasyon ukol dito. Ilan na lamang ay ang sumingaw na alkohol na sa pag-aakala'y sasabog ito kaya ipinag-utos na abandonahin ang barko sapagkat ayon sa historiador na si Conrad Beers ay mayroong 9 na barrel ng alkohol ang walang laman pagdaong sa Gibraltar. Ito ang katanggap-tanggap na teorya sa ngayon. Dagdag na rin sa mga teorya ay kinain daw ng higanting octopus ang mga andon sa barko. Ayon na rin sa isang artikulo sa Strand Magazine, mayroong binanggit doon si Abel Fosdick, pinaniniwala ang isa sa mga lulan ng Mary Celeste na nag-aya raw ng laro na diving si Captain Briggs sa mga tao sa barko at saka sila nakain ng mga pating sa dagat. Ngunit isinantabi na rin ito sapagkat ayon sa pananaliksik, walang Abel Fosdick ang nabuhay sa mundong ito. Ang huling paglalayag ng Mary Celeste ay natapos noong sumadsad ito sa dalampasigan ng Haiti at hindi na ipinaayos ulit. Inisip ng lahat na sira-sira na at lumubog na ang barkong ito. Pero ang nakakasindak dito ay muling lumitaw noong 2001 ang barkong Mary Celeste. At sadyang hindi maipaliwanag ang misteryong nababalot dito. Para sa inyo, ano nga ba ang katanggap-tanggap na teorya tungkol sa barkong Mary Celeste? Hanggang dito na lamang ang ating video tungkol sa misteryosong barko na Mary Celeste. Shoutout nga pala kay JV Ogena at Ace Mark Alegre. Maraming salamat sa panunood sa ating mga videos. Kung ikaw ay may katanungan, maling narinig at karagdagang kaalaman, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Laging tandaan, ang buhay ay isang napakasayang misteryo. Maraming salamat mga kamisteryo. Hanggang sa muli, ito ang misteryo.